Hello guys, good morning guys. So, gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng trade dito sa kiwi. Okay, sa kiwi. Inibihan natin. So, ang gagawin natin, maghantap tayo ng 3-8. So, kung pag gagawin yung paghantap? Dali lang guys, simpleng pag-trade lang to. Ang unang gagawin natin ay bubutasan natin siya ng 8-8 cents. Yung gagawin natin hantap, yung gagawin natin trade ay yung ticket, yung ball. Guys, tapos na yung operation ng pagbubutas. Yan, butas na. So, yan. So, dalawa na yung butas. Okay. So, next na gagawin natin ay maghantap tayo. Okay, guys. Hantap natin ito. Hantap pa natin siya ng 3-8. Okay. Okay, guys. A few moments later. Guys, nga pala, tapos na tayo magbutas kanina doon. So, ito yung butas. Yan. Yan. So, ang gagawin na naman natin ngayon ay mag-trade tayo sa dito. Lalagyan natin siya ng trade para malagay itong 3-8. Yan. 3-8 na bolt. So, ang unang gawin natin ay nakapagbutas tayo ng 8mm. Since ang hantap natin is 3-8, which is 9.5mm. Yan. Tapos, ito yung gawin natin. So, start na tayo. Ang kailangan natin gamitin ay yung top handle. Top handle at saka itong katala. Sa katala naman, base experience na ito. Mas matagal ka na nag-machine shop o nag-hantap. So, pwede mo gamitin katala. Pero mas advisable talaga yung top handle. Yan. Ito. Yan guys. So, gamitin natin yung top handle. Okay? So, para sa mga baguhan. Kasi guys, pag hindi nyo gamitan ng top handle or handle, hindi nyo masinto na maayos. Or depende rin sa ano, pag matagal ka na nagamash na kahantap, kagbisado mo na, hindi na. Ito. Yan. So, ganyan mo lang guys. Simple. Okay.
yan. Pangit kasi sa top handle, luwag na, lumisira. So, kabisado ko yung, ano eh, yung, kabisado ko palagi yung katala. Okay. Since, sira na kasi ito guys. So, gamit na rin ito. Katala ka lang. Pero advisable talaga gumamit ito. Yan. Yan yung ginagamit. Ito sa akin. Same na, kuha ko na ito siya guys. Dapat yung unahin talaga yung number 1 dito. Since yung ano natin, yung hantap ay nabali yung isa na, wala na. Taga, ito nung natira. So, discarte na lang. Huwag mong kalimutan palagi guys, lagyan ng oil dito. Kasi pag hindi nalagyan ng oil yan, makunat. Lalo na pag stainless. Ang bakal kasi madali lang hantapan. Yan yun. So, bilis lang. So, may thread na siya. Yan. Yan guys. So, nakapagawa na tayo ng thread. Meron na ngayon bago guys. Pinabaril na lang. Thread-juhan. Pero yung ginagamit talaga dati pa. Ito ganito, hantap. Ito yung palagi yung tinuturo sa nagmamachine shop kami. Okay, so ito. Ipapasok natin yung bolt. Sige ito. Okay, ito ito. Yan, okay, ito na. Ito. Tray it lang. Yan. Hindi pala ito tray it yung bolt ito. So, ito pala. Yan. Tray it yung guys na... Yan. So, yung ano pala bolt, hindi ito tray it. Nabila naman. Guys, so yun. So, ang paglalagyan nito ay para sa anti-clockwise pushing to sa may chain coupling. Yan. Ganyan lang guys. So, diba? Ang kalimutan pala lagyan ng oil. Kasi pag makuna, madaling mabali pag makunat siya guys. Ito siya base po guys. Okay, makumukunat siya. Pulog na. Yes. So, 3-8 na hantap. Yung bolt pala kanina na binigay sa akin, hindi yan. Hindi yung 3-8. Pero ang gamitin talaga natin dito is yung 3-8 na bolt or ganito. Tawag ito. Seat screw. Yan. Seat screw talaga ang gamitin dito. Kasi ito po din pala mga mabangga doon. Okay. Okay. Nice. Ano pa tayo ba yung ibigay sa ating isa? Yung isang chain. Tawag ito. Chain coupling.
dahil kulang siya ng labad. Ayan guys, tapos na guys. Mabilis lang yung paghahantap lang po. Okay guys. So, create. Di ba, mabilis lang. So, ganito lang kasimple yung paghahantap ng create. Well, paghahantap yun. Ayan po. Di ba? So, it's screw, eh, straight. Ayan. Pasok to. Ayan po. Ayan po, 3-8 siya. So, pwede natin siyang i-check or 3-8 pa siya or hindi. Yung kanina, yung bolt, hindi yun pala 3-8. Ayan. So, ang 3-8 is 16 siya. So, yan. Yan, tugma siya sa 3-8. Ayan po. Ayan. So, yung bolt kanina, hindi yun siya. So, na yun. Ito. Hindi siya... Ay, hindi siya kuan. Hindi siya 3-8. Kaya pala. Malayo. Nasa 1/2 siguro to. Ito. Okay na guys. So I'm done. Bilis lang. Okay na. Okay guys ya.